السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنابي ابن القيم رحمه الله سقنيان كتاب الداء والدواء آثار المعاصي كبيلان سمع إفكتو نان مع بقسواي قال سبحانه وتعالى منها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس لا ولا كلامهم. Ang pakaulugan ng sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah patungkol sa epekto ng kasalanan sa isang tao, yan sarikh min al-qalb, tatanggalin o mawawala sa kanyang puso yung pagkapangit sa paggawa ng kasalanan. Ang pakaulugan nito mga kapatid, ang isang Muslim kapag gumagawa siya ng kasalanan, parang nandidiri siya sa nagawa niya, sa kasalanan na ginawa niya. Ito yung original, parang nagsisisi siya, bakit ko ginawa yun? Dahil nga ang tao ay kabilang sa mga katangian ng isang tao sa kanyang sarili, yung ating mga sarili kabilang sa mga kaugalian ng sarili natin, ano po, yung laging nagsisisi tayo. So, nawawala po mga kapatid yung pagka-tingin natin na hindi maganda sa kasalanan. Parang hindi na nandidira ang isang tao kapag gumagawa siya ng kasalanan. Fatasiro lahu adatan. Normal na lamang yung kasalanan sa kanya. At la yastakbih. Parang hindi na siya nandidiri sa kasalanan na yun na kanyang ginagawa. So ito yung epekto ng kasalanan mga kapatid. Kaya, ang sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, baliwala na sa kanya yung tingin sa kanya ng tao. Ano man yung sabihin sa kanya ng tao, parang normal na lamang. Nakakatakot ito mga kapatid yung epekto ng kasalanan sa isang tao. Ang halimbawa nito mga kapatid, yung pang-aape sa kapwa o yung pagmamalaki, yung pagmamataas, lahat ng ito ay haram. At darating sa punto na magiging normal na lamang sa kanya yung pagmamataas sa tao o yung panluloko, yung pandaraya, yung zina, yung pagkain ng haram, yung pananood ng haram, parang normal na lamang sa kanya. At isa sa mga epekto nito mga kapatid, hindi ka naman didiri sa ginagawa mong kasalanan. Nakakatakot yung kasalanan. Kaya ang isang Muslim, kapag makagawa siya ng maliit na kasalanan, ano po, nandidiri siya sa kanyang sarili. Kumbaga, minamaliit niya kanyang sarili, bakit ko ito ginawa? Nagsisisi siya. Pero yung tao na gawa ng kasalanan, para normal na lamang sa kanya yon. Normal na lamang sa kanya yung manloko, yung mandaya, yung mangapi, yung magsinungaling, yung manirang puri. Kaya, lasta kami napsihip. Hindi na masama yun eh. Parang hindi na pangit yung ganong gawain. At binabaliwala niya na yung tingin ng tao sa kanya. Kumbaga, yung tao, nakikita siya na gumagawa ng haram, parang wala na sa kanya. Kasi normal na lamang eh. At wala na rin siya pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ito mga kapatid, yung epekto ng kasalanan sa isang tao. Kumbaga, normal na lamang sa kanya yung pangit na gawain na yun. Ano po, yung sugal, yung pagpatay, yung paninirang puri, yung pagdanako, ano mga kasalanan yan, normal na lamang sa kanya. At wala na siyang pakialam sa sasabihin ng tao. At kung ano yung makita sa kanya ng mga tao na habang ginagawa yung kasalanan na yun. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, innal mu'min, tunay ng isang sumasampalataya kay Allah, yara dhunubahu, nakikita niya ang kanyang mga gawain, ka'annahu fi asli jabal. Para itong napakalaking bundok, parang bundok yung kanyang kasalanan. Yakhaf an yaqa' alay. Siya ay natatakot na yung bundok na yan babagsakan siya. Yung mga nagawa niyang kasalanan, parang bundok. Nakagawa siya ng pagsuway kay Allah, nakagawa siya ng kasalanan. Ang tingin niya sa kasalanan na ginawa niya, parang bundok. At takot siyang mabagsakan nito. Madag-anan ng bundok na yan. Ganyan yung takot ng isang sumasampalataya. Kaya maliit man o malaki ang kanyang nagawang kasalanan, takot siya mga kapatid. Siya ay nagsisisi. At ang fajir naman, yung tao makasalanan, yara dhunubahu, nakikita niya yung kanyang kasalanan na parang kadubabin. Waka'alan fihi faqala hakada fatar. Ang isang makasalanan na tao, nakikita niya yung kanyang kasalanan na parang isang langaw lamang na dinapuan ng kanyang ilong. Dumapos sa kanyang ilong yung langaw, tapos ginanyan niya lamang, tinanggal niya lamang at lumipad na yung langaw. Ibig sabihin walang saysay sa kanya, hindi siya nakakaramdam ng epekto sa kasalanan na kanyang ginawa. Mga kapatid, nakakatakot po yung mga kasalanan, ano po, yung mga pagsuway kay Allah, sapagkat kung hindi man tayo parusahan dito sa mundo, sa kabilang buhay, matatapon natin yun. At kung hindi man tayo parusahan ni Allah sa ating mga kasalanan, kapag hindi tayo nagbalik loob sa Kanya,
No? Kapag hindi tayo nagbalik loob sa kanya, ang mangyayari pa mga kapatid, magkakaroon ng madadama yung ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga mahal sa buhay dahil sa kasalanan na ating ginawa. Sinabi nga ng isa sa mga salaf, nakikita ko yung kasalanan na ginagawa ko, yung kasalanan na ginagawa ko, nagkakaroon ng epekto sa aking asawa, sa ugali ng aking asawa. Kumbaga, nagiging masama ang ugali ng kanyang asawa dahil sa kasalanan na ginagawa ni lalaki. At sa kasalanan, kumbaga, pangit na rin yung ugali ng kanyang ano, ng kanyang kamelyo, pangit na rin yung ugali ng kanyang donkey o ng kanyang kabayo dahil sa ugali niya. Kumbaga, nagkakaroon ng epekto yung kasalanan niya dahil sa nagkakaroon ng hindi magandang ugali yung asawa niya at yung kanyang mga kamelyo, yung kanyang donkey, yung kanyang kabayo dahil sa kasalanan na kanyang ginagawa. Mga kapatid sa Islam, kung gusto mong magtagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay, tayo ay magbalik loob kay Allah. Kahit gaano kalaki ang kasalanan na ating ginagawa, tatanggapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at papatawar ni Allah ang ating mga kasalanan, maging tapat lamang tayo sa ating pagbabalik loob. Tulad ng sinabi ni Allah sa Banal na Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At magbalik loob kayong lahat na kayong mga sumasampalataya kay Allah. Magbalik loob kayong lahat nang sa ganun kayo ay magtagumpay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.